Hello, all zodiac signs. Ito po yung gabay ninyo, or Tagalog horoscope. So, para sa ano to, sa 12 signs. Maraming salamat sa nag-avail ng subscription, tsaka membership. Shout out sa inyo. Maraming salamat din sa mga laging nanonood ng readings. Whether matagal na kayo or bago pa lang dito, at kung bago po kayo, syempre, don't forget to follow, like, or subscribe. Yung mga interesado mag-book, mag-inquire about personal readings, basahin nyo yung description nitong video or dumiretso po kayo sa aking FB page. Mag-ingat na lang po kayo doon sa mga nagko-comment-comment sa mga readings natin, sa mga comment section yan, yung mga nag-o-offer sa inyo ng mga kung ano-ano, yung mga nag-PPM sa inyo, hindi po ako yun. Maging maingat kasi may gumagaya po nung page ko. Yan. Dito sa Facebook and TikTok meron na. Matagal na po. Kaya yung mga ganyan, kinukuha nila yung picture ng page, ginagaya nila, nagpapanggap na kami. Ingat po kayo sa mga ganun. Palatandaan, hindi ako mag-PPM sa inyo. Hindi ako mag-a-add friend, yan, yung mga ganyan. Kaya kung kayo yung interesado mag-avail, mag-book, kayo po ang mag-message dito sa page ko. Aries, start tayo kay Aries. Wow, Aries, bagong simula to. Ito na ba yung simula ng bagong career mo? Oh, mukhang bagong relationship. Pwedeng may water sign energy dito. Hindi ko na ili-label specific kung anong water sign, pero may water sign. This is a start of a commitment or partnership. Ayan, meron kang ace at saka two of cups. O, may lumitaw din na earth sign. Kasi nakikita ko, pwede nga iba kung may mga karelasyon na kayo, kung hindi naman ito bago sa inyo. Ibig sabihin, going steady itong relationship nyo. Mapaano man ito, may kinalaman sa iyong trabaho, career, or sa relationship. Merong something dito na nagpapa-ano sa inyo, nagpapa-inspire. Ganado kayong magtrabaho, kumilos. And isang promising na simula ito, no? Pwedeng ito ay opportunity para sa inyo pagdating sa career or love life. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, Leo. Ano yung mga dapat mong malaman? Ito yung gabay mo, Tagalog horoscope. May water sign energy. Fool, okay. Gustong-gusto mo nang magsimula, Leo, pero parang may mga bagay na nag-hold back sa iyo. Kung papasukin mo ba o sisimulan mo itong venture na ito. Pwedeng may kinalaman yan sa career mo, may kinalaman sa relationship, o yung mga personal projects or endeavors mo, no? Parang may energy kasi dito na pinuput on hold mo to. Kasi pag gusto mo muna, pag-isipan mong mabuti. Ayan, baka yun yun. So, expect na pwedeng may delay pagdating dito. Kasi meron kang hanged woman. Pero may panibagong chapter para sa iyo. Ayan, The Fool. Meron kang may sisimulan ka dito. Panibagong experience or panibagong adventure para sa iyo ito. And expect mo na may marireceive ka na good news. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo, Tagalog horoscope. Huh?
Seven of Cups. So, may air sign energy, Gemini, Libra, or Aquarius yan, at saka isang Scorpio. So, nakikita ko dito, pwedeng may mga opportunity, hindi lang isa. Yan, pwedeng dumating sa'yo, Sagittarius. Actually, pwedeng iba, nasa harapan nyo na to eh. Kasi parang nalilito nga kayo dito, ayan. Meron ka Seven of Cups, hindi mo alam alin dito yung dapat mong piliin or path na tahakin. Kung path man yung pinag-uusapan dyan. Basta meron kang options dito. Kailangan mong mamili and you need to choose wisely. Ayan, no? King of Swords. O, gamitin mo yung logic mo, itong use your head instead of heart. Yun yung nafe-feel ko dito na energy. And you need to make a decision, no? O parehong cards ng decision yan. So, baka may importanteng sitwasyon na kailangan mo talagang mamili at mag-decide. Good. Tsaka may ending ka dito with the death card. O, baka yung iba, ito ay panibagong cycle para sa inyo kasi death card is about endings and new beginnings. Eh. So, yan. Merong ganyan. Merong something na mag-end and then merong panibagong chapter para sa iyo, Sagittarius. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo or Tagalog horoscope. Meron kang Hanged Woman, The Star. Okay, Aquarius energy, tapos meron ka ring Three of Wands. So, lumilitaw dito sa Hanged Woman mo. This is a pause. Pansamantalang pagkakatigil or pagkakaudlot, no? May mga bagay na naka-hold sa ngayon. Dito, tungkol sa'yo or sa sitwasyon mo. Parang ito yung situation na kailangan mong maghintay. Parang whether you like it or not. Ito yung, kumbaga, parang may waiting period dito. Sabihin na natin, pwede rin may delay para sa iba sa inyo. Tsaka parang may pagbabago ng isip or pananaw with the Hanged Woman. Star card naman is, huwag kang mag-alala kasi whatever itong hinihintay mo, pwedeng hindi siya mangyayari ngayon. Pwedeng in the future pa. So, basta importante lang dito. Huwag kang mawala ng pag-asa dito sa situation mo. Yun yung reminder ni Star Card. Kumbaga, hindi imposible. May hope para dito sa iyong goal or kung ito ay dream mo na gusto mong matupad. Baka nga yung iba sa inyo, ito yung sign na na natupad na or matutupad ngayon, no, yung gusto mong mangyari or hinihiling mo. Okay, Three of Wands is about expansion. So sa tingin ko, etong gusto mo expansion na to, sabi nga ni Hanged Woman ni Star, no, pwedeng hindi mo pa makuha yan ngayon or pwedeng yung iba sa inyo kasi pwedeng past, present, future energy to. Pwedeng iba sa inyo, kailangan nyo pang maghintay, basta huwag kayo mawala ng pag-asa. Kumbaga, matutupad din yung mga plano ninyo, yung goal ninyo. Pero pwedeng yung iba, andito na, nagmamanifest na or nangyayari na ngayon na natutupad na unti-unti itong mga ninyo, dreams or goals ninyo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo or Tagalog horoscope mo, Virgo. Strength card, baka may Leo, pwedeng may Leo person dito. Oo, strong energy ng fire sign, Leo yung lumilitaw. Seven of Wands.
Okay, nakikita ko pwedeng may challenges para sa you, Virgo, pero ikaw ay matatag na tao sa tingin ko. Kung ano man itong kinakaharap mo or kakaharapin mo pa lamang, kakayanin mo yan. Kailangan mo lang talagang magtiwala sa sarili mo with the Queen of Wands. So, ayan, pwede ito panibagong ano, project. Hindi ko alam eh. So, ako naman itong gagawin mo, equipped ka dyan, kaya mong gawin yan. Ang importante dito, eh yung confidence. Ayan, huwag kang mawawala ng confidence dito sa sarili mong kakayahan. And nakikita ko with the strength card, ayan, makakayanan mo yan eh. Inner strength, kailangan mo dito. So, kung meron mang may next chapter or kung ano man ito, may bagong challenge sa trabaho, ano man yung kakaharapin mo, masusurvive mo yan with the strength card. Ayan, no? Seven of Wands. Nandito ka sa ano eh. Ang Seven of Wands is parang nandun ka sa advantageous na position eh. So, pwedeng binabakapan ka ni Universe dito sa sitwasyon mo. Basta magtiwala ka lang, no? With the Queen of Wands, magtiwala ka lang. And, and maging confident ka na itong kakaharapin mo, magagawa mo yan. Maano mo siya. Or kung merong problema, challenge, ma-overcome mo. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo, Tagalog Horoscope. May air sign energy, pwedeng may Gemini, Libra, or Aquarius dito. Strong energy ng air sign. May energy ng deception dito, Capricorn, kasi lumitaw yung Seven of Swords para sa'yo. So, ingat ka na lang sa ganyang energy, maparomantic man or hindi, yung deception, pwede kang madali, no? At saka parang merong may person dito na parang ano, nakatakas siya dun sa ginawa niyang kalukuhan. Oo. Kumbaga, naka, ano ba tawag dito? Nakalusot. Tsaka bagong chapter, ayan, full o para sa'yo. Pwedeng iba sa inyo to, nagsisimula kayo ng panibagong chapter sa buhay nyo, sa, related man yan sa career nyo, or sa love life, or sa ibang bagay. Pero yung iba, pwedeng ang problema ninyo is paano kayo mag-i-start. Iyan yung problema ninyo, paano kayo magsisimula uli kung galing kayo sa sitwasyon na parang na kumbaga kung galing ka sa isang crisis, yan. Pwedeng iba sa inyo hindi niyo alam kung paano kayo magsisimula. Tsaka parang may energy dito with the Queen of Swords na may mga dapat ka nang i-cut off. Whether relationship to or kung ano man itong dapat mo i-cut off ngayon dito sa buhay mo. Past energy man ito, present or future energy. Depende na kung saan kayo nakaka-relate. Ito eh, kung paano mo sabihin nang diretso yung totoong iniisip mo or nararamdaman mo. With the Queen of Swords, kailangan mong maging truthful o kailangan mong maging direct na i-communicate, sabihin kung ano ba talaga yung nilalaman ng isip mo dito. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo, Tagalog horoscope mo.
Wow, Ace of Pentacles, Gemini. Mukhang eto na yung big break or opportunity na hinihintay mo. Pagdating sa pera or sa career or negosyo. Ayan, no? May offer para sa'yo. Oh, baka bagong job offer to, business proposal. Okay, ito ay an opportunity na kumita. Oh. Kaya magandang sign ito. No? Pwedeng good news, yan. Good news related sa career, sa pera, sa negosyo. Ay, ang ganda, Gemini. May dalawang aces ka. Ace of Pens and Ace of Wands. So, nakikita ko na ito ay maliwanag na magandang opportunity or offer para sa'yo sa career mo, sa negosyo o sa kaperahan, sa kabuhayan mo, magandang sign ito. Ito rin ay sign na magsisimula ka. Ayan. O, pwede ba nagsisimula kayo ng investment, yung iba bagong contract, yan, bagong trabaho, bagong company, basta magandang simula ito. So, nakikita ko, eh, may potential ka talaga dito. Maganda, ayan, no? Ace of Wands and Pens. Ayan, no? Nakikita mo to, may parang gate. Ibig sabihin, may path na magbubukas para sa iyo, eh. So, napakaganda ng energies mo. O, panibagong simula yan sa inyo na maganda. The Star! Wow! O, baka may ano, Aquarius energy dito, Aquarius person. Pero ang ibig lang sabihin nito, Gemini, maybe ito na yung inaasam-asam mo na pwede nang matupad. Or finally, kung ano yung hinihiling mo, ipinagkakaloob na sa iyo. So, ang ganda. It could be a dream or wish come true para sa iyo, Gemini. Kumbaga, there is hope para sa mga iba sa inyo na ano, na nagwa-wonder kung pwede bang mangyari yan, matupad, oo. Puro yes ito. Puro yes. Kaya yan, kung meron kang katanungan sa isip mo, matatanggap ka ba, matutuloy ba, makakapagsimula ka ba, ipagkakaloob ba sa'yo, yes. Ganda. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo or Tagalog horoscope. Meron kang Ten of Wands dito. The Tower, oy. The Tower. Queen of Wands, Fire Sign, Aries, Leo, or Sagittarius person. So, bottom mo, meron kang The Fool. Wow, Libra. So, nakikita ko, meron kang achievement or accomplishment. Oh. Meron ka ditong Ten of Wands. Ito ay something na, ano, matatapos mo, makukumpleto mo. Finally, basta meron ditong ending ng cycle, kung ano man itong bagay nga. Pero this is positive. Kasi nga meron kang makukumpleto dyan eh. Tsaka parang ikaw ay after netong completion na to is may mag-unfold sa yung panibago na naman na venture or path with the full card. Ayan, no? Saktong-sakto. Once na matapos mo to, panibagong ano na naman, panibagong chapter na naman, panibagong simulain. Ayan, pwedeng may new adventure para sa iyo eh, based on these two cards, si Ten of Wands and the Fool. Yun nga lang, Libra, may tower ka, no? Meron unexpected na maaaring mangyari. Alam naman natin yung The Tower, panggulat yan. Pwedeng itong tower na to is a shocking moment or discovery, Libra. It could also mean release. Oo, parang ma-enlighten ka dyan, matatauhan. Pwedeng realization.
Pwedeng this is also a distraction since ayan, tignan mo naman yung destructive energy na tumama doon sa ano, sa tree house. So, pwedeng may mga ano dito. Aside from ano, realization, pagkakamulat, pwedeng may mga bagay na ano, magigiba or matitibag. Kaya mapapalitan niya ng ano eh, panibagong, kumbaga, self-awareness. And the Queen of Wands, pwedeng ano, pwedeng ikaw to na kahit na merong unexpected, you are still confident na mahahandle mo yung situation na yan. This is you na ano, mataas yung ano mo, yung kumpiyansa mo sa sarili mo na magagawan mo ng paraan or masusolusyonan mo itong ano, itong aberya na to, itong unexpected. Yan. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo or Tagalog horoscope mo. Emperor, Aries energy, baka may person na ganyan ngayon dito sa situation mo. Pwedeng may air sign din. Aries at saka air sign energy pwedeng meron. So meron something na heartbreaking pwedeng mangyari sa iyo, Aquarius, kasi meron ka ditong Three of Swords. Oh, pwedeng masaktan yung ego mo, masaktan yung feelings mo tungkol dyan sa Three of Swords na yan. Pwedeng yung iba maka-experience kayo ng betrayal. Possible yun. Kasi Three of Swords associated sa betrayal din yan. Or something na para sa iyo mahirap i-endure. No? Mahirap tanggapin at or mahirap or masakit pero kailangan mo siyang tanggapin and pagdaanan. Yan. Pwedeng may ganyang situation sa ano, Three of Swords. Ngayon, if this is about health, be careful about sa puso. Okay, meron ka ditong emperor na tungkol sa pagiging father or fatherhood or responsibility, pagkakaroon ng ano ba yun, kakayahan na maging leader, paano mo i-handle yan, yung sitwasyon, kumbaga ikaw ang in charge dito, ikaw ang magpapatakbo niyan eh. Kumbaga, ikaw ang may responsibility, pananagutan dito. Pwedeng ito ay, ayan, basta taking control doon sa sitwasyon mo. Paano ka mag-set ng ano, ng example or rules. Kumbaga, serious relationship. Serious ano to? Serious na sitwasyon. Ayan. Kasi pwedeng ikaw ang, ano eh, ikaw ang mananagot dyan eh. Dahil, sa, kumbaga, sa'yo nakapataw yung position na yan, yan. Pwedeng may kinalaman sa katungkulan. Sabi ko nga, pwedeng sa responsibilidad mo, pagiging leader, pagiging boss. Kumbaga, ito yung kung paano mo i-manage, patakbuhin yung ano, yung area na yan or sitwasyon na yan.
Ngayon, huwag ka mag-alala kasi meron ka 6 of wands dito. Ibig lang sabihin nito, Aquarius, eh, maha-handle mo ng maayos ito and mag-emerge ka victorious dito. Yan o, 6 of wands. Kaya kung ano man itong disappointing situation na nararanasan mo. Kumbaga, makakayanan mo rin yan eh. Kahit gaano kahirap, sabi nga eh, di ba? Parang wala kang choice kundi tanggapin kahit masakit. Sa tulong ng Emperor card mo, saka 6 of Wands sa tamang pagmamanage, nakikita ko dito na ano, magagawa mo ng tama yan. Pwede rin ano to, something na related sa ano, pagle-level up or promotion. Ayan o. So nakikita ko parang ipagbubunyi ka na itong mga tao sa paligid mo. Ayan o. Nagsiselebrate sila dahil dito sa iyong accomplishment. O. Kino-congratulate ka nila or na ano sila, na-impress sa ipinakita mo. Dahil kahit gaano ka sakit, kahirap sa iyo to, ibig sabihin na manage mo ng tama, ng maayos, and naging successful pa rin yung outcome. Okay? Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung gabay mo or Tagalog horoscope mo. Meron kang 8 of Wands, 5 of Wands, at saka 9 of Cups. The Fool sa bottom ng iyong deck. Okay, sa tingin ko may panibagong challenge na darating para sa iyo, Cancer, kasi meron ka ditong 5 of Wands. Okay, pwedeng meron ding toxic energy dito na parang may mga taong nag-aaway-away, nagkakagulo-gulo, or nag-aagawan, nagko-compete sa isa't isa instead na magtulungan. Ayan. Pwedeng merong isang bagay dito na pinagtatalunan or pinag-aagawan. Drama, ayan. Drama or conflict yan si Five of Wands. Ngayon, pagdating dito sa iyong 8 of Wands, no, ibig sabihin, ito ay confirmation na darating sa iyo. Expect mo na meron na ditong mangyayari very, very soon. So, expect mo na may mga emails, mga kasulatan, mga mensahe darating sa iyo, pwedeng calls. Oo, may mga messages dito, exchange ng messages. Anything na magkakaroon na ng paggalaw. Oo, pagiging active uli. So parang ibig sabihin nito, gumugulong na eh. Gumugulong na yung sitwasyon. Meron, kumbaga, gumagana na, nagmo-move na. Ito maraming ano, maraming movement and action para dito sa cards na ito. Tsaka kailangan mabilis ka. Yun. Pwedeng malapit mo nang makuha yung mga results. Kailangan dito ano, speed. Yan, speed. Maagap. Ayan, kailangan maagap ka, mabilis kang mag-respond or nakakasabay ka doon sa flow kasi nga mabilis, no? Sabihin na natin kung positive, ito ay pagiging ano, mabilis yung process, yung transaction, yung progress ng ano, kung ano may ginagawa mo, related man yan sa career. Basta meron something na mabilis dito. Travel, pwede rin. Pwede ring travel. Pwede ka ring maka-attract dito ng ano ha, yung mga envious people. Kasi nga, parang itong dalawang card yung pinagbabasihan ko. Baka sabihin, pwede nating sabihin na pwedeng may mga ano, may mga intriga dyan sa paligid mo dahil pwedeng naiinggit sila sa'yo.
Kasi parang kung titignan natin dito, parang ang bilis ng progress mo, based dito sa iyong 8 of 1 saka 9 of cups, parang ang dali mo lang nakuha eh. So siguro naiingit sila dahil parang maswerte ka or favored ka or ganun ka kabilis umangat, ganun kabilis yung progress mo. So ito yung mga tao na sinasabi ko, yung mga nakikicompete sa'yo or pwedeng naiingit sa'yo, may intriga sa'yo. Kasi parang merong ano, fulfillment ka dito sa Nine of Cups. Meron kang ma-accomplish for sure dito na tataas yung kilay ng iba and pwedeng maingit sila sa'yo. Na, ayan. Magiging very proud ka dyan eh. No? This is a yes card. Success. Makukuha mo yung gusto mo. Yun lang ibig sabihin nito. Cancer. And mabilis mo lang siya. Madali mo siyang makukuha. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross, Watchers. Ito yung gabay nyo. Tagalog Horoscope. Meron ka full card. Meron kang 8 of cups. Strength card, Leo energy. Tapos sa bottom ng deck mo, meron kang ace of wands dyan. So, pwedeng iba may pag-alis dito ha, kasi meron kang 8 of cups. So, baka iba sa inyo mag-a-abroad. Meron kayong something na ano eh, iwanan nyo na eh, for good. Departure. Baka iba lilipad na nga, papunta ng ibang bansa. O baka magmamigrate kayo doon. Or pwedeng OFW kayo doon. Basta meron kayong something na maiiwanan dito. Sa pag-alis ninyo. Kumbaga meron kayong i-give up. Ayan, pwede rin. This is ano, a card na meron kang iniiwanan or gini-give up na sa buhay mo. Kumbaga, time to say goodbye. Ayan. Kumbaga, for good na talaga. Kumbaga, itong card na ito, eh, mas pinipili mo na i-take yung high road. And, handa ka, willing ka na, ano, iwan kung anong meron ka ngayon dito sa present mo para ipagsapalaran or ipagpalit dito sa iyong pag-alis, no? Pwedeng nag-a-apply ito sa career mo, sa kabuhayan mo. Pwede rin namang may kinalaman sa mga relationships mo. Yan. O, kasi ito ay moving on eh, physically and emotionally. So, depende kung saan nagre-relate sa inyo. Ayan, no, panibagong chapter na ng buhay mo. Tanggap mo na eh. Tanggap mo na itong 8 of cups na ano eh. Pwedeng wala talaga dito yung hinahanap mo or talagang willing ka nang sumugal, makipagsapalaran. Kaya nga alis ka na eh. Willing ka na may isacrifice ka, iwan ka dito para ito sa iyong, para sa tingin mo ito ay greater good, no? Ayan, panibagong chapter with the full card. Pwedeng hindi mo alam kung anong kakaharapin mo dito. O bagong experience, nagsisimula ka uli. Oh, pero parang may element kasi si full card ng ano siya eh. Parang excited or adventure din para sa kanya itong bagong chapter na to or experience na ito. Okay, so ito ay traveling the path of the unknown kasi talaga namang hindi alam ni full card kung ano yung dadatnan niya doon, yung mga bago niyang kakaharapin, pero buo lang talaga yung loob niya. Ganun lang siya ka-optimistic, no? Yan. Yan yung energy mo right now. Sa tingin ko, itong strength card mo represents you na malakas yung loob mo or ano, meron kang bit-bit na sapat na ano, power. Yan. Kasi nga, ayan, no, meron ka talagang bagong simula dito. Malakas loob mo with the full card tsaka dito sa strength card. Ito kahit itong 8 of cups, malakas loob mo kasi alam mo na pwedeng may isasakripisyo ka dito pero willing ka eh. Andyan yung ano eh, andyan yung
handa ka. Handa kang harapin lahat. Handa kang magtiis, mag-sacrifice. This is endurance. Endurance. At saka parang dala-dala mo yung mga lessons na natutunan mo sa past. Yun yung mga bagay na nagpa-strong sa'yo kung ano ka ngayon. And, kumbaga, sapat yun. Feeling mo sapat yun. Ganong kalakas yung loob mo para kaharapin mo itong mga bago. Ito sa bagong chapter mo. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo. Tagalog horoscope mo, Pisces. Unang card mo, Queen of Pentacles, Earth Sign, Taurus, Virgo, or Capricorn Energy. Wow, meron kang Ten of Cups. Tsaka Three of Wands. Sa bottom ng deck mo naman, meron kang Hanged Man or Hanged Woman. Pwedeng may Pisces energy dito, Capricorn at saka Aries. Ayan. Pisces kung ikaw man yan or another Pisces person dito sa sitwasyon mo. Wow! Very powerful yung cards mo dito, Pisces. So, ang nakikita ko dito, lumalago or nag-e-expand ka o yung kabuhayan mo. Nakikita ko ikaw ito na very wise pagdating sa kabuhayan, sa career mo, sa finances mo. Nagagamit mo lahat ng ano eh, talent na meron ka eh. Nagagamit mo yan eh para ano ka umasenso or para umangat yung position mo dito kung sa trabaho yan. Tsaka nakikita ko dito eh, kaya mo na ngayon i-provide kung ano yung pamumuhay na gusto mo para sa sarili mo or para sa mga loved ones mo. Nakikita kita and your family living comfortably, happy, contented, fulfilled ka. Hindi lang sa kabuhayan, sa career, kundi pati sa ano, sa family or relationship. Ayan, you have the Ten of Cups. So, nakikita ko bakit ko nasabing ganun. Meron ka kasing Queen of Pentacles, Ten of Cups, at saka Three of Wands. Lahat sila parang nagtutugma eh. So, nakikita ko dito parang unti-unti nang natutupad yung mga plans mo. Kung ano man itong mga goals mo, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang sa career mo, sa kabuhayan mo. No, parang nakikita ko na naging successful ka eh sa kung paano mo ma-achieve lahat itong tinatamasa mo ngayon, no? Kasi sa nakikita ko parang ikaw ay ano, stable and contento, masaya sa kung ano mga accomplishments na meron ka, hindi lang para sa sarili mo, pati para sa family mo. Nakikita ko dito sa Ten of Cups mo na meron kang something na natupad. Ayan, kung may pangarap ka para sa family mo or gustong maipundar, eto na yung, kumbaga you are living the life na gusto mo eh. Hindi lang ang pinakamaganda nun, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo, loved ones mo. Ayan o. Sinisignify ito ng ano eh, fulfillment, emotional fulfillment. So, very fulfilled and happy ka sa kung anong meron ka ngayon. It's because, yun na nga, maabilidad ka. And, sinwerte ka rin na ano eh, yung mga plans mo nag-work, natupad. O, ayan. Sana nagustuhan niyo itong readings ko. At kung natuwa naman kayo, nakarelate kayo, don't forget to comment. Ipa-like and share na rin. Sana makatulong sa inyo yung reading. Take care. God bless. Babush.